Yan. Hey guys, sa inyong lahat dyan. I'm Coach Nick Manjares at today, ipapakita ko sa inyo at tuturuan ko kayo kung paano kumuha ng NBI clearance ngayong 2022. Ayan. So, yung isang vlog ko, naggumawa ako ng tutorial kung paano yung step by step kapag online transaction. Okay? So, ngayon naman, ito ipapakita ko sa inyo kapag meron na kayong online transaction. So, guys, katulad ko sa NBI Metro East ako sa Robinson, dito malapit sa Santa Lucia Mall. Okay, so kumuha ako ng NBI, kaso nung nagbabayad na ako sa Bayad Center, medyo mali yung screenshot ko nung code or yung barcode. Barcode ba tawag doon? Basta yung code. Okay, so ang ginawa ko, pumunta ako sa isang online shop. Okay, kasi sa NBI mahaba yung pila. Nagpa-assist ako doon. Okay, so nagbayad ako ng 230 pesos. So, ayan, sila na mismo yung nag-online transaction. Tapos binigyan nila ako ng schedule. So, kunwari May 2 ako nagpa-online assist. Ngayon ako nagpa-online transaction sa kanila. Tapos, siguro after 1 week ko makukuha yung NBI clearance ko. Ayan. So, kailangan natin to kapag magtatrabaho tayo. So, yung NBI is, ano na siya, multi-purpose clearance na siya. Okay? So, ganito yung itsura niya. Ayan. Tapos, ipapakita nyo lang to sa NBI. Okay? So, yun guys. So, pagka pupunta kayo, make sure nyo na meron kayong dala at least 230 pesos yung sa form. Siyempre, kung kakain kayo, kung kailangan nyo ng internet, yung mga kailangan nyo pa, siguro magdala kayo at least 300 pesos. O kung galante kayo, kung kakain pa kayo sa mall, dala kayo ng 500 pesos. Okay? So, huwag nyo rin kalimutan na magdala ng 2 valid IDs. Ayan. Tapos guys, kapag ka mag-a-apply kayo dito, kailangan dala nyo rin or alam nyo yung number nyo dun sa luma nyong NBI clearance. Okay? So, yun yung importanteng tanda nyo. Number one, kailangan magdala kayo ng pera. Okay? Wala naman libre ngayon. Number one, magdala kayo ng pera. Number two, 2 valid IDs. Okay? Make sure nyo na meron kayong pirma dun at birthday. Okay? Kasi kadalasan, yun yung hinahanap sa isang valid ID, yung merong pirma. Okay? Tapos, merong birthday. Okay? Tapos, ano pa ba? 2 valid IDs. Tapos, yon, kung kaya nyong dalin yung luma nyong NBI clearance, eh, dalin nyo. Okay? So, yon. Once na meron kayong hit, okay? Kasi normal naman to, meron kayong kapangalan or meron kayong nakaraan na kailangan i-clear. Okay? So, lalabas at lalabas yun dun sa computer. So, madalas kapag ka may hit, bibigyan ka ng 1 week na allowance para makuha mo yung NBI mo talaga, yung buo ng NBI. So, doon, syempre, pipicturan ka, magpipirma ka, ano pa ba, fingerprint, yan yung mga procedure, mga process ng pagkuha ng NBI clearance ngayon, okay? Tapos, ano pa ba yung kailangan ko sabihin? Ang sabi, hindi ko to sure ha, pero ang sabi, once na na-try ko, pag nag-online applications ka, kailangan on that day, 24 hours, bayaran mo na to sa Bayad Center or any, yung pwede mong online na mabayaran yung NBI clearance na parang 150 pesos lang yun. 24 hours lang yun ha, kapag hindi mo yun nabayaran, mag-expire siya, panibago ka ulit, magta-type ka ulit online, okay? So, yun, clear yun, ha? Tapos, kunwari, na nakapunta ka na sa NBI, tapos, hindi na kumpleto yung, hindi mo pala nakuha yung ano mo, yung NBI mo, bibigyan ka pa nila ng allowance na 5 days, okay? 5 days daw na extension, okay? Pag wala, panibagong apply ka na naman, okay? So, ang tip ko sa inyo guys, maganda kung gagalaw kayo or lalakad kayo ng mga gantong klase ng requirements, kailangan dalan nyo na yung buong file nyo, yung mga documents nyo, para ipapakita nyo lang, para hindi na kayo pabalik-balik kasi guys,
pag nakita nyo kung gaano kahaba, at alam nyo naman yun, kung gaano kahaba yung mga pila sa NBA clearance, ay napakahirap, okay? Eh paano kung isa kang OFW na hindi lang NBA yung nilalakad mo? Siyempre, lalakarin may passport, NBI, sa POEA, medical, PDUS, birth certificate mo, PSA, yun, marami. Marami requirements. So, kailangan, once na nag-plan ka, nag-set ka ng day, kung kailan mo ito asikasuhin, kailangan pulido yung hindi ka na magpapabalik-balik kasi mahal na yung pamasahe ngayon, di ba? Isang lakad mo, sunog agad yung 200 pesos mo. Pamasahe pa lang yon. So, wala pa yung kain doon. So, mas maganda talaga maging smart ka, madiskarte ka, okay? So, yun. Ito yung updated na diskarte sa pagkuha ng NBI clearance, okay? So, guys, sana natulungan ko kayo, lalong-lalo na sa mga bagong aplikante dyan, dito sa local, sa Philippines, at lalo na yung mga mag-OFW na hindi alam kung paano mag-process ng NBI ngayon. Okay? So, yun, malaking tulong to kasi katulad ko, hindi ko alam kung paano yung step by step. Ako mismo, naranasan ko yung hirap na pabalik-balik. So, ginawa ko itong video na to para makatulong din ako sa inyo. Okay? So, please comment down below. Like, share, and ring the notification bell once na nag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Keep safe, everyone, and God bless. Bye, guys! I want to